ang dami namin sinasabi para lang pala sa kanya yun. Okay? Being a distributor, hindi itong company, yung mga unang company, sabi ko nung nagsisigawan, sabi ko, ano ba to? Alam niyo yung feeling ko, gusto ko nang lumabas. O yung bawiin ko na yung pinang-join ko. Sabi ko, ano ba to? Kalukuhan itong nagsisigawan sila. Akala ko ba, payaman, balik ito, balik! Kaya yung mga first-timer siguro, ganyan yung feeling nyo mamaya. Anyway, kultura yan. Kultura yan ng mga payaman. Isa naman, napakalungkot mo, di ba? Pwede bang tingnan nyo bawat isa? Tingnan nyo. Okay, I see faces dito na parang... Oo, I see. Alam nyo yung parang malaki ang utang, yung alam. Iniwan ng asawa, yung alam. Tanggalin nyo po yan dito. Dapat dito, masasaya tayo lagi, ha? Dahil walang yayaman pag malungkot mukha mo. Diba? Kung gusto mo magbago ang buhay mo, sa mukha mo palang baguhin mo na. Diba? Kasing lulungkot ng iba. Anyway, ano bang pag-uusapan? Kita ba? Ano bang pag-uusapan natin? Okay. Actually, may nagtatanong sa akin, Sir, importante ba itong mga topic na to? Uy, hindi ko pa kayo? Yes! Importante ba yung mga topic na to? Yes! Pagtatanungin niyo ako, being in this business for 20 years, napaka-importante. Lalo na siguro, yung mga iba nag-aalinlangan sa business na to. Tama? Uy! Yes! Hindi naman lahat kayo narito, eh. 100%, global, 100%, nagne-network. Yung iba sa inyo, siguro, napilitan lang. Totoo yan. Oh, kaya yung iba, nagdududa. Alam ko yung mga mukha nang nagdududa. Tignan nyo katabi nyo. Tignan nyo! Oh, maraming pagdududa. Hindi ibig sabihin, nagpa-member ka na ngayon, wala ka ng duda. Gets nyo? Yes! Karamihan sa inyo siguro, yung mga sumali. Totoo ba to? Tama? Yes! Uy! Yes! Magbungol, ayaw mo na siya. So magandang kasi para alam mong naintindihan nyo. So how important this is? Napaka-importante. Probably may mga kakilala ka kayo, kaibigan, kamag-anak, kaklase, kapitbahay, na sumali sa ganitong business pero hindi naging successful. Kaya nung kayo na ang naimbitahan, nung kayo'y naimbitahan dito, nagdadalawang isip agad kayo. Nagdududa agad kayo. Bakit? Ang basihan nyo, yung mga taong kakilala nyo na hindi naging successful. Tama? Yes! Eh siya nga, hindi yung mama niya. Alam mo, yayaman ako dyan. Eh siya nga, naloko eh. Gets nyo? Yes! So pinabasihan mo. Magkaiba kasi. Bakit ka magdidesisyon sa ibabase mo sa ibang tao? Gets nyo? Yes! Diba sa buhay mo, pag nag-asawa ka, desisyon mo ba o desisyon niya? Diba ikaw ang nagdidesisyon? Bakit sa ikakabago ng buhay, sa iba ka humihingi ng desisyon, hindi sarili mo? Gets nyo? Yes! Probably, may mga ganito. Lahat naman kayo nag-aral. Bigat, di ba? Yes! Hindi nyo ba napansin, nung nag-aaral kayo, may pumapasa, merong hindi pumapasa.
Tama? Pero ang tanong, pag hindi ka pumasa, pwede mo bang sisihin yung teacher? Hindi. Pwede mo bang sisihin yung subject? Hindi. Pwede mo bang sisihin yung school? Hindi. Parehong school, parehong teacher, parehong subject, may pumasa, merong hindi pumasa. So if ever hindi ka pumasa, ibig sabihin hindi ka nag-aral. Ganon din sa network marketing. Kung hindi ka naging successful, siguro hindi mo pinag-aralan. Hindi ibig sabihin nagpa-member ka, naglabas ka ng 6980, nag-7 heads ka, assurance na yon, nayayaman ka. Kaya pag meron dito mga bago lang, pinangakuan kayo ng mga uplines nyo, yung nag-recruit sa inyo, sali ka dito, yayaman ka. Tusukin yung mata. Walang ganun. Gets nyo? Walang ganun. Uy. Yes! Hindi ibig sabihin, nagbayad ka ng tuition fee, sasabihin ng school, papasa ka na. Hindi. Kailangan mong pumasok. Kailangan mong mag-aral. Yes! E nung nag-aaral ka nga, araw-araw pumapasok ka. Tama? Yes! E hindi naman hindi required, araw-araw pumasok ka. Tapos yung iba tamad umaten. Yes! Tama! Downline ko na ganyan? Oh, yan ang sinasabi ko. Hindi naman ko yung mayaman, tanga! Para mo kayo yaman, hindi mo pinag-aaralan. Gets nyo? Yes! Eh sir, ang hirap mag-network eh. Kasi nga hindi mo alam ang gagawin mo. Kaya ka nahihirapan. Kasi ang isang bagay, pag alam mong gagawin mo, hindi mahirap. Yes! Hindi mo nga alam, kaya mahirap. Yes! Ngayon, paano ka magtututo? Umatin ka. Makinig ka. Eh, sir, ilang beses, bakit nandyan na yan? Pinapakialaman niyo ba? Eh, sir, ilang beses na ako umatin ng NDO eh. Natinan ko na si Arnel Limpil, Jergen Gonzalez, Jason Lino, si Miguel. So, lahat natinan ko na. Bakit di ako naging successful? Pwedeng umaten ka, pero wala kang natutunan kasi yung utak mo wala dito. Kasi hindi ka pa 100% naka-sold out dito. May duda ka pa rin. That's it. Alam nyo, kailangan talaga 100% nandito. Nandito utak mo, nandito puso mo if you really want to become successful. Yes! Kasi kung 50-50, 50% utak mo, 50% ng puso mo, yung lang bibigay mo rito, huwag mo asahan maging successful ka. 50% din lang. Yung mapupunta sa'yo, di ba? Uy. Yes! Yung tax pa. Gets nyo? Yes! Kaya napaka-importante kung matel neto. Sir, ilang beses ko lang napakinggan yan eh. Bakit ka magsasawa? Make sense? Yes! Minsan nga may naririnig kang kanta na gustuhan mo. Anong tendency? Di ba inuulit mo? Yes! Di ba kinabukasan papakinggan mo ulit? Yes! Minsan buong araw nakikinig ka? Yes! Di ba paulit-ulit na lang? Yes! Habang nagluluto ka, kinakanta mo. Habang naliligo ka, kinakanta mo. Yes! Hindi ka nagsasawa. Hindi ka yumayaman. Inuulit mo. Tanga! CD, papakinggan mo. Hindi naman nagbabago buhay mo. Bakit hindi ka magsawa? Diba? Worst pa nun, luma na yung kanta, pinapakinggan mo pa. Ito pa worst, patay na yung kumanta, pinapakinggan mo pa. Samantalang dito, buhay na buhay, magaling na. Naman, bes! Doon pa lang. Patunta ako. Nakakabuyan. Nakalive pa.
pala na tayo. I'm sorry. Nakalimot ako. Bawal tayo. Ano tayo ngayon? Ang tawag dito, bulsang tayo ngayon. Live tayo dahil nanonood din yung mga ibang company. Kasi alam nila, nandito yung magagaling na speaker. Kaya ginagawa nila, pinapakinig na lang doon sa mga members nila. Ay, mga ano. Yan, dami nagsasabi sa akin eh. Minsan nga, may isang distributor ang sabi sa akin, Sir, gulat ako. Hindi ko sa babangit yung lugar, makamayan dito. Pagdating ko sa BCO, yung kapatid ano? Kanino pa nag-umpisa? Kanino naman yan? Ganyan din yung sa akin dati. Nakikinig ako, ang iingay, hindi mo patay, tinapin. Kasi naka-strong yung sariyan na. Pagpasok ko sa BCO natin, doon sa kapitbahay, na sa company, nagulat ako, sabi ko, bakit parang nandito si Georgian Gonzalez? So, ginawa nila, sumilip sila. May ibang company. Pag silip nila, may video. Oo, pinapanood yung NDO ni Georgian Gonzalez. Ibang company. Ito pa nalilig ko. Pati pala yung sa akin. Kasi matagihirap, hindi na lang sila sumama dito. Pananang nila. Okay, umpisa na nga tayo. Okay, new distributor orientation. This is, from the word, nakikita nyo naman, new. Kaya pag bago ka, wala kang alam, natural, dapat may matutunan ka. Gets nyo? Yes! Kasi yung iba, nag-join ka, yung iba sa inyo na na-excite lang dahil sa pangarap nyo. Diba? Dahil sa mga ingay nito mga members na, yo, yama tayo, yama tayo! Ikaw naman nasa, oh, yama tayo! Ganun ka, pag-uwi, oh, yama tayo, yama tayo! Diba? Power ka. Pero hindi ka naman nag-aaral. Di ba? Tendency nun, pati mga magulang muna, nagkalit sa'yo. Kasi araw-araw, yung away, yung gabi, yung away, yung gabi, yung gabi. Sa buwan ka na, wala pang downline. Sabi lang yung magulang mo, nabuwang na yun eh. Ah, wag gabi, wala kang payaman. Ginawa nila, naawat sa'yo, nagpamember yung ganun, nanay tsaka tatay. Para magkaroon ng downline, nahihiyan na sila sa aming kapitbahay. Parang gabi, parang gabi, parang gabi. Ate, tapos ka na? Gusto ko lang ako, alis na sila, ate. Tawag dito, Rene? Rene Poy? Wala dyan yung bago ko. Oh my God. Lumang slide. This is lumang slide. Yeah. Pwede mo mang i-check yung bag ko, Rene? Yung bag ko. May maliit na packet. Tapos may USB. Check mo kung nandun yung bag. Luma to, mawawala tayo. Kakahiya ko man sa ibang company na nanonood. Sa atin to, NDO, sa kanila to, parang anniversary na nila. Yung sa pag nanonood ka ng video nila, iingay ng tao. Pero hindi nila may focus. Bakit? Nai-edit naman yun eh. Nalagyan nila maingay, pero wala naman tao. Mga wak-wak ang wak-wak. Probably yung iba sa inyo ganito. Yung iba sa inyo, wala yung upline nyo, wala yung downline nyo. Diba? Kanina, may narinig yung distributor. Umantin ka dito, umantin ka. Instead of USB, kaya ano pilit-pilit pa? Huwag nyo silang pilitin.
Totoo yun. Huwag niyong pilitin. Ako mga talay ko, isang sabi lang, hindi ko ulitin. Pero huwag mo akong sisisihin, hindi ka naging successful. Yes! Alam niya, ganyan eh. Pinapatin. Ayaw umatin, tapos sisisihin pa yung kuminsan upline. Oo, hindi man lang kung ano. Kahit isang spin over, panga! Minsan may kausap na ako, yung downline ko nakita ako. Kung nakita may kausap lang ako, apply na. Isa naman, yung panaman sa show ko, yung maganda. Alam niya, didiretsahin ko kayo. Never ask any spillover from your upline. Yes! Ano, bakit? Kasi pag humihingi ka ng spillover, napakalit ng tingin mo sarili mo. Hindi ka ba makapag-recruit? Kasi kung naging successful ka, ibig sabihin, ang credit nun sa upline, hindi sa'yo. Bakit? Eh siya nag-recruit para sa'yo eh. Wala ka namang ginawa eh. Tapos minsan mayabang ka pa. Di ba? Ang kalimpo, tama, spillover lang ka lang. Naman, ang dami ko lang na-encounter na ganyan eh. Nakilala ko yan, sino na-spilloveran, sino yung masisipan. O lalo itong mga, ano bang grupo ng mga naka-orange nito? Kaya pag, ano, Tuesday, wala talaga yung mga, ano, tao sa preso. Pero, this is what I like sa grupo na to kasi kahit na ilang beses na naka-attend, attend pa rin ng attend, hindi nagsasawa. Yeah. Ano na ang daming nagiging successful under kay ano, Robert De La Vina ng group, di ba? Nakakaingit itong mga ito, ang sisipag yung iba, lalo sa downline, oh, tatap na. Totoo yan. Kasi sinasabi ang gusto nyo ba doon sa grupo na yun, lipat talaga kayo. Ano, bakit? Kasi ano eh, burden eh. Ituro ka ng turo, ayaw makinig, hindi, lumipat ka na lang. Bakit? Wala pa akong ano, iniisip na tuturuan. Kasi isang tao, pag willing yan, kahit hindi mo yan itula, gagawin yan eh. Hindi, pinakain mo pa, pinagbiliyan na mo, sisisihin ka pa, kung pwede na hubuti yung mga kinain niya. Wala mga ganun na downlines, mga pasaway. Oh, yan. Yan na yung sinasabi ko sa'yo. At dyan po, nagtatapos. Okay. Parang ito pa yung isang and may bago pa. Sige, okay lang. Ito na. Yan. Ayan, receive yung may mukha ng speaker. Parang naranabi na rin siya. About your business. You're just thinking about it, but it's already happening. Speaking of doubt, marami sa inyo, honestly speaking, kahit member na kayo, yung iba na kailang buwan na, pero honestly speaking, may duda pa rin yan. Uy! Yes! Kahit limang buwan ka, anim na buwan, nagdududa ka pa rin. Lalo na pag hindi pa ganun kalaki grupo mo, hindi ka pa kumikita, nagdududa ka eh. Yes. Totoo ba to? Para sa akin ba talaga to? Yayaman ba talaga ako dito? Sumali ka na nga eh. Hindi ba? Gets nyo? Yes! Pero honestly, normal yan. Kasi ako, pinagdaanan ko rin yan, mga kapatid. Oo, pero tingnan nyo nga, papakita ko sa inyo. Nag-start po ako ng mag-network marketing 1997. Hindi ko ba pang hindi ang kumpanya sinali ako, pero forever living po yun. Okay? Nag-start akong kumita 2005. Ito niya. Ano ibig sabihin nun? 8 years, walang nangyari sa akin. 8 years, totoo yan. Okay, totoo yan. 8 years, ang pinakamalaki kong cheque, 309 pesos, hindi 1,000. Because the marketing plan na ginagawa ko nun is only stair steps.
walang binary, walang unilevel. Star steps lang. 309,000. Isipin mo kung gaano kahirap magbenta. Di ba? Di ba? Usually kahit kayo mga lalaki, di ba? Normally, babae lang mahilig magbenta. Lalaki, bihira yan. Itura mo ito, magbebenta yung brand. Di ba? Ang hirap eh. Ilano ako, mahiyain ko ang tao. Paano ko? Kaya isipin mo ha, ganyan lang ang pinakamalaki ko. Kumikita. Honestly, kumikita kasi benta-benta, pero pa, patumpik-tumpik yung pa, ilang-ilang na, ilang-ilang produkto. Gets nyo? Yes! Pero ito, ang point out ko, 8 years akong nag-network, walang nangyari. But I attend NDOs, I attend trainings, I attend na lahat, inatinan ko. Di akong sasawa. Totoo yun. Pero 8 years, walang nangyari sa akin. Ang point out ko ganito, did I quit? No. No, I did not quit. Kasi sabi ko, yung mga tao nga ito, sabi ko, na mga hindi nakapagtapos ng pag-aaral, may jeepney driver, million-million kinikita. Gets nyo? Yes! Pero iniisip ko, sila, yung mama, bakit ako hindi? Hindi ako nagduda. Kasi sabi ko, probably, may alam sila na hindi ko pa alam. Yes! Gets nyo? Yes! So ganito, ibig sabihin ganito, may kilala ba kayong doktor? Yes! Probably, meron dito. Tingnan yung mga doktor, ilang taon ba sila mag-aral bago mag-graduate? 10 years, di ba? 10 years, pag-graduate, wala pa namang kita eh. Gets nyo? Yes. Ibig sabihin sa akin, sa 8 years na to, nag-aaral pa lang akong maging network marketer. Pero hindi ko sinabi yan ang pagdaraanan nyo. Tino-point out ko lang na ako nga 8 years walang nangyari, pero hindi ako nag-quit. Samantalang yung iba sa inyo, wala pang isang taon, hindi pa kumikita, mag-line ayaw ko na. Gets nyo? Yes! Probably yung iba dito, nandito nakaupo ka ngayon, may iniisip ka na. Binibigyan mo lang yung chance mo makinig ngayon sa akin. Pero nandyan na yung iniisip mo na gusto mo na mag-quit, gusto mo o ayaw mo nang ituloy yung negosyo. May duda ka kasi. Baka hindi para sa akin yan. Di ba usually ganyan? Ginawa ko ng lahat, ba't di pa ako yung mayaman? Siguro hindi para sa akin to. Ganyan, marami akong naririnig na ganyan. Huy! Yes! Eh, wala ka pang 5 taon, brad. Sis, besh, wala ka pang 5 taon. Paano mo malalaman na para sa'yo na hindi mo pa naman ginagawa lahat? Honestly speaking, ako naniniwala, if you will really give 100% of your best, imposible hindi ka maging successful. Lalo, nasa in-global ka. Nandito yung mga turong malulupit. Kaya pag hindi ka naging successful, ibig sabihin, ang sisihin mo sarili mo. Bakit hindi ka nakikinig? Probably nakikinig ka, hindi mo naman ina-apply. Walang action. Hindi ka kasi nagpaturo kay Fernando Pujol. Pero may action. Probably ikaw, attend ka ng attend. Pero ang kulang, action. Yung mga natutunan mo, hindi mo naman ginagamit. Naakala mo, ibibigay sa'yo yan. Huy! Yes! Ang blessing nandyan. Ang blessing ni Lord nandyan. Pero you have to work out for it. Yes. Hindi yan ibibigay na basta-basta. Meron bang ganon? Iha, anak, ako ang Panginoon mo. Ito na ang blessing mo. Walang ganon, bes. Walang ganon. Sabi nga sa Bible, di ba sabi sa Bible? Sa James, di ba tama ba ako, James? Yes. Faith without work is dead. Di ba? May pananampalataya ka, naniniwala ka, nayayaman ka. Pero kailangan mo ng action. My work. Tatrabahuin mo. Hindi pwedeng nasa bahay ka lang, yayaman ka. Tanga! Walang gagawin! Naiintindihan? Yes! So baka yung iba dito nag-iisip na, what if yung duda mo, pagdudahan mo rin? Baka hindi para sa akin yan, eh kung para sa'yo. Baka hindi ako yumaman dyan, eh kung yumaman ka. Baka hindi ko kaya yan, eh kung kaya mo. Minsan kasi pinangungunahan mo agad sarili mo, hindi mo pa nga sinusubukan. Diba? Duda doon. No, fear.
Pag-usapan natin yung fear na yan. False expectation appearing to belief. Actually, na hindi ko napalitan, dito nga yung luma. May bago kasing slide. This was taken sa India Hotel sa Iloilo, which papunta ako doon ng Friday. Yan. This is 21st floor. Meron akong bago na sa 77th floor ako. Wow. Inisip ko nga tumalun minsan. Ano ibig sabihin? Bakit ko pinakita to? Because I have fear of heights. Sa inyo, hindi ko alam mga fears nyo. Ngayon, ang tanong, how can you overcome your fears? Ha? Ang pride. Uy, face your fears. Minsan kasi, may problema ka, ang ginagawa mo, lalayo ka. Di ba maraming ganyan sa atin? Yes. Lalo pag mabigat problema mo, ay, uuwi na lang muna kami, ako sa probinsya namin. Bakit? Gusto ko muna mag-relax. Ang daming problema. Well, pag uwi mo, pagbalik mo rito, nandun pa rin. Bakit? Hindi mo naman inayos eh. Hindi mo hinarap eh. Gets nyo? Mas maganda sana, hinarap mo muna bago ka nagbakasyon para pagbalik mo, fresh na lahat. Diba? Harapin mo yung problema. Uy! Yes! Takot kang mani-check, harapin mo. Magigets nyo? Yes! Actually, ito, papakikwento ko sa inyo. Because of that fear sa heights, kuya, mahawak ka ng kuya. O may uuwi yan, ha? Naalala ko, when we started in Global, we were the first batch ng Hong Kong qualifiers. Okay? Nung nandun kami sa Hong Kong, di ba, US tuloy, Disneyland and Ocean Park, naalala ko, nung nagkayayan kami, syempre, mga top earners, nagkayayan, sabi ng Josephine, sakay, alam nyo ba yung roller coaster? Yes. Okay. Recently, bumalik ako ng, tawag dito, ng Disneyland, tsaka ng Ocean Park, kasama ko yung ibang distributor, first week ng September, na nag-flashback sa akin yung nag-start ako. And bakit? Nung nagkayayan, sabi niya, sakay tayo dyan. Eh yung coaster, sa sino na napunta sa inyo? Siguro, mas gusto mong sakyan yung elevator dyan, nakababa. Alam niyo, pag may mga promo sa yung Global, lalo mga trip abroad, ay, kunin niyo naman. Hindi yung masaya na kayong sumasakay sa elevator natin. Ay, manual yan eh. Kaya mabagal, nakatakyan. Okay. Alala ko to, yung tawag ito, yung coaster sa Ocean Park, yung Ocean Park actually, is situated in an island. Isla po yun. Uy. Yes. Nasa isla. Yung coaster na nasa taas, it is, nandun yan sa taas ng bundok, 100 feet above sea level. Eh, nung nagkayayaan, sabi, sakay tayo dyan. Di ba may fear ako sa heights? Ano reaction mo, ha? Ano ka dyan? Eh, leader ako. May grupo ako doon. Apply na ako. Uy. Yes! Hindi ako pwedeng tumanggi. Why? Anong gusto i-point out? Never ever show your group downline na yung weakness mo. Never ever show them. Na ikaw may takot. Alam bakit? Ikaw ang model ng downline mo. Tapos ikaw takot. Ano mangyayari sa kanya? Doon pa lang, takot na rin siya. Takot kang mag-recruit. Takot na rin siya mag-recruit. Dapat nga ikaw yung sample ng downline mo eh. Ipakita mo sa harap niya na kaya mo mag-recruit ng stranger. Which is, I'm doing it sa grupo ko. Minsan sila sama ko sa biglan lang ako may kakausapin. Totoo yun. And then, pag nakuha ko, ibigay ko sa kanila. Kaya kakapal na mga mukha nito eh. Sama na lang. Gets nyo? Pero in fact, tinuturo ko sa kanila, you have to be strong. Never ever show your downline, your weaknesses, even your personal problems. Huwag na huwag magkikwento. You know why? It affects them. Kaya nagiging weak din sila. Gets nyo? Yes. Kaya ito, nagkaya yan, sumakay. Eh sabi ko, naalala ko, apply na ko. May grupo akong kasama doon. Kapatid pa ako ng may-ari. So, hindi pwedeng magpakita. Hindi pwedeng tumanggi. Di ba? Sabi ko, sige. Pero nag-pretend ako lang kaya. Eh, sakay kami na yun. Sino na nakapunta doon? Ocean Park? Baka sa ano yan, Manila ha? Eto ngayon, pagsakay namin, dahan-dahan yung coaster. Ay, grabe, gano'n. Ay,
Diyos, ang dami mo nang naiisip. Di ba ganyan ka? Habang nag-start ka mag-network, ang dami mo iniisip. Ay, baka hindi ako yumaman nito. Ay, baka mga reject ako nila. Baka pagalitan ako. Ang dami mong iniisip. Nag-uumpisa ka pa lang. Di ba? O, nakaka-relate siguro siya. Baka mawalag ako. Baka matanggal ito nila. Ay! Iniisip ko. Yun ang mga iniisip ko. Kasi nga may fear ako sa heights. Uy! Yes! Ngayon, pagdating sa tuktok. Ngayon sa tuktok na ganyan. Alam nyo? Nakita. Sabi ko, eh, ang taas nun. Taas! Sabi ko, ito, pag nawala ito sa linya. Ang dami, tapos pag dito tumiretso dagat. Ang dami mong naiisip. Ganyan ang nangyayari sa inyo. Ang dami yung pinag-iisip ngayon. Baka hindi ako maging successful dito. Baka sabihin ng mga kaibigan ko na ganyan na ako. Pugan-pugan ako. Hindi ko alam. Pabudol-budol yata ako na. Iisip na kayo, ma'am. Ang ganda-ganda, napasigaw na rin ako. Biglang napasama ko sa 18, nag-withdraw 6980. Oo, tapos, ate, pwede ba pahiram to? Pwede kayo, ma'am, kasi walang package dyan. Walang package ko, ate, ma'am. Okay lang? May millions ba rito? Wala. Tatay, tignan mo, oh. Tapos ganda pa rin naman ang package. May pulbo. May napkin. Lumulusok pababa, napasigaw, waa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 
Apply na ako, may grupo, kapatid na may-ari, hindi pwede ipakita ko. Dapat composed ka. Dapat pag nakikita ka ng downlines mo, ng grupo mo, fresh ka. Gets nyo? Yes! Yung alam mo yung tipong pag nasa bahay ka may problema, pero when you get out of the house, iwan mo yung problema, huwag mong dadalhin, lalo na pag imimit mo ang downlines mo. Yes! Okay? They have nothing about that. Wala silang ano, wala silang pakialam dun sa problema mo. Kaya huwag mong ibibigay sa kanila yon. Gets nyo? Yes! Hindi ba siya mo, bye! Bumalik ka, yung hawak ko doon sa bakal, na sobrang takot ko, halos maging kutsara na! Matagal, ano pa yung biglang ikot na gano'n? Lalo yung double lock, hati yung double lock, yung ikot, dalawang beses, ang grabe yung, ito pa, tingnan nyo ha? Umaakyat yung coaster, umiikot din, gumagano, no? Oo, sabi ko, lalo mo na sa taas na, bakit eh, yung ulo mo na sa baba? Tinagpan ko agad yung bibig ko! Ay, nakabaliktad ka, baka mga kaya, lumabas tinain! Ano naman ang tinain tayo? Lumabas siya, di ba? Schedule naman kami sa Disneyland. Okay, Disneyland. Sa Disneyland naman, nakapunta na kayo? Meron naman doon yung Space Mountain. Nagkaya yan ulit. Sakay tayo dyan. Ano na naman yan? Basta sakay tayo. Eh, yung Space Mountain, coaster yun, pero indoor. Alam mo yan eh? Indoor? Yung door, nasa in. Okay. Bago ako sumakay, tumakbo ako, sinilip ko. Makikita mo naman eh. Ah, sabi ko, okay lang to. Bakit madilim?
na kahit anong itsura mo, di ba? Kasi pag ikaw sumakay sa coaster, kahit anong ganda mo, papangit ka! Kaya, nakita ko, okay lang to madilim, kasi yung ilaw doon, parang pin light lang. Yung halos hindi mo makita katabi mo. Eh, ito ang yabang ko, sayasay tayo! Sa harap pa humupo. Eh, ito na yun, bukuluso ko. Boom! Ano ba, hindi naman pala. Ating katabi ko, bakit hindi yan ang mapakita eh, kaya. Pagtapos ng coaster, baba ko, sabi, whoo, power, gabi, payaman, whoo! Hindi ka na yun, may nakita ko isang screen, bibig, malaki, sabi ko, kilala ko to, nakita ko yung tsura mo, meron pa lang picture, yan, takbo ako agad sa counter, sabi ko, how much is that, please delete that, may kamay, paglabas namin, sabi nila, sakay tayo ulit. Okay? Uy. Yes! Alam niyo, hindi ko na malayan, 6 times kaming bumalik-balik. On my 3rd time, ini-enjoy ko. Wala na yung takot. Uy, nag-i-enjoy na pala ako. Ganon din sa inlobal. Pag ini-enjoy mo ito, kapatid, hindi ka mahirapan. Yes! Kaya ka nahirapan, kasi hindi mo ini-enjoy. Empleyado, hanggang ngayon hindi nagre-resign. Alam niyo bakit? Ini-enjoy mo kasi ginagawa mo. Kahit hindi ka kumikita, kahit napakaliit ng sweldo, kahit nagre-reklamo ka na, hindi ka pa nagre-resign dahil ini-enjoy mo. Gets niya? Pero pag hindi mo yan ini-enjoy, nag-resign ka na noon pang panahon ng hapon. Gets niyo? Enjoy mo. Anything na hindi mo ini-enjoy, mahirapan ka, kapatid. Kasi it's all in the mind. Yung hirap, wala naman dito yan sa pakiramdam na sa utak. Yes. Gets nyo? Yes. Lahat nag-uumpisa sa utak. Kaya ka nahirapan, iniisip mong mahirap. Parang sa mga mag-shoot, ah. Mag-asawa. Pag nag-bibray. Aray ko. It's lang mo ang puso ko. Nandito kasi iniisip mo. Walang mararamdaman ito na hindi muna dumaan sa utak mo. It's all in the mind. Yes. Para lang sa pag nasasaktan kayo, anong ba injection? Nasubukan mo ba ang injection? Ba't ka tumatawa? Diba? Diba pag ini-injectionan ka, hindi pa tumutusok, umaaray ka na? Hindi pa nga tumutusok? Kasi iniisip mong masakit. Ganon din sa network marketing. Kaya hirap na hirap ka, iniisip mo kasi napakahirap. Samantalang dyan sa trabaho mo, losyang na losyang na ka. Diba? Hirap na hirap ka na ayaw mo pang mag-resign. And nothing about the employment. Yun nga lang pinag-uusapan natin kasi dito, pangarap mo kapatid. Alam nyo ba, yung tingin ko sa employment, ang ginagawa mo dyan, tinutupad mo yung pangarap ng amo mo, hindi sa'yo. Yeah. Ginagamit ka. I've been employed for how many years? Walang nangyari sa akin. But because of network marketing, kahit high school graduate, sino naman. Yes! Yes. Hindi ko naman ikinakahiya ang high school graduate. Ang importante, maganda buhay. Yes! Kapag college ka nga, maganda grade mo, kung laude ka, gutom na ang pamilya mo, what's the sense? Di ba? Yes! Hindi ko kailangan ng titulo sa pangalan. I don't care. Tawagin akong Don Pepot, okay lang. Provided na masarap kinakain ko, nabibili ko gusto ko, napupuntahan ko gusto ko. Yun ang importante sa akin. Nakakain ko gusto ko.
Gets nyo? Yes! Dati pinapagalitan ako ng mami ko. May sarili po kayo NDO dyan. Gets nyo? Yes! Fears. Okay, common fears. Fear of meetings, come. Na-encounter nyo na yan? Fear of meeting? Anong, pag sinabing fear of meeting, anong sagot mo? Minsan, yung iba sa inyo, inaaway. Piramide nga, hindi ha! Piramide nga, hindi nga! Piramide nga, hindi nga! Piramide nga, hindi nga! Yung mukhang piramide! Bakit mag-away kayo agad? Pag sinabing piramide, ako, usually, pag nakaka-encounter ko ganyan, babalik ko yung tanong. Ipaliwanag mo nga sa akin, ano ba ang pagkakaintindi mo sa piramide? Tapos! Bakit? Yung burden of proof wala sa akin na sa kanya. Siyang nag-aakusay, paliwanag niya. Baka mali ang pagkakaintindi niya sa piramiding. Paliwanag mo. Di tapos, iniiba nakikipagtalo. Hindi ah! Hindi nga! Ilan? Ay, pala. Oh, pag sinabing structure, oh, ikaw to. Diba? Ito yung kanan mo. Ito yung kaliwa, ito yung kanan niya, ito yung kaliwa niya, ito yung kanan niya, ito yung kaliwa. Oh, structure, oh, pyramid. Ito, oh. Uy. Yes! Yes, no? Yes! Ito yung baguhin niya, no? Halimbawa, ikaw to. Ito yung kanan mo, ito yung kaliwa mo, ito yung kanan niya, ito yung kaliwa. Ito yung kaliwa, oh. Pareho lang naman yan, pagtitignan mo dito, eh. Oh, pyramid pa ba yung sura? Spaceship na yan eh. Sabi niya, eh, ganyan din yung bilog-bilog. Eh, daw mong gawin bilog, iswem. Kaluwang mo, yan din yung bilog. It's a matter of paano mo ipaliwanag ang isang bagay. Hindi yung nakikipagtalo ako agad. Tandaan nyo to, walang nananalo sa debate. Yes! Iba sa inyo, mahilig makipag-debate. Ano ba yun? Sante naman, hawak ko kanina, inilapag mo dito. Next! I'm too shy, mahihayin ako. Paano ko gagawin yan, sir? Paano ko mag-network? Mahihayin ako. Alam nyo ba, bago ako mag-network, sobrang hiyain ko. You can ask Sir John. Sa family namin, ako ang pinakamahihayin. Meron akong inferiority complex. Alam mo ba inferiority complex? Pinsan yan ni sports complex. Inferiority complex, alam mo yung sobrang hiyain? Parang ganito, pag kumakain kami family in one table, kahit wala na akong kanin, I never speak o nagpapaabot. Ayun, tahimik lang. Until such time na mapansin nila walang kanin, doon ako tatanungin. Gusto mo mo ng kanin? Tatango. That's inferiority complex. Thank God for network marketing. Bakit? Na-overcome ko yun. Kaya huwag sasabihin sa akin, I'm too shy. Mahiyain ako. Eh, ano mangyayari sa'yo kung ganyan na lang lagi sasabihin mo? Hindi ka, ibig sabihin, hindi ka nangyayaman dahil mahiyain ka? Ang tamang pag lumigaw ka, pompe ka. Gets nyo? Yes! Ay, ganyan mo yan, ikakabago ng buhay mo tapos mahiyain ka. Mahiya ka pang naluloko ka ng tao. Yes! Yung ginagawa mo, legal, moral, ethical, mahiya ka. Sa kalokohan, hindi ka nahiya. Uutang ka na hindi mo mabayaran, hindi ka mahihiya. Ano nga. Parang ganito. Normally ganito, may mga teachers pa diba? Ay, wala. Tulog na yung mga yun kasi may pasok bukas. Okay, normally ganito. Sa school, kahit kayo, hindi nyo ba na napapansin when you're studying, yung mga matatalino, laging magkasama. Yes. Diba? Yung mga matatalinaw, laging magkasama. Matalino. Yung mga malalandi, laging magkasama. Diba? Eh, pwedeng magsama yung tahimik sa malandi. Ah! Ano yung napansin ko? Kaming mga... Ah! Lagi
magkasama, di ba? Ano ibig sabihin nun? Birds of the same feather are the same birds. Tandaan nyo yan. So, kung mahihain ka, halimbawa, sino mahihain dito? Kapal ng mukha nyo. Oh, halimbawa sino ba? Ayaw nyo? Di ba, hindi kayo yayaman si Adi na lang. Ano pangalan natin? Ha? Baril? Mali. Sa ko yan, kung bata ako. Bawa si Ate Marie, mahihain ka. For sure, yung associate mo, yung peers mo, mahihain din. Di ba? Kasi kung ano ka, yun din yung halos lahat ng kaibigan mo, ganun ka rin, di ba? So, ang gagawin mo, mahihain ako, sir eh. E di, imbitahin mo lang yung dalawang kaibigan mo mahihain. Ano kayo? Sabihin mong dalawa, mahihain mo lang. Kakausap ko sa akin, kung ikaw, di, imbitahan din nila yung tagalawang kaibigan nila na mahihain. Ano sabihin mong apan? Ngayon din kami. Kakausap ko rin sa akin, sa akin ko, imbitahan din nila yung tagalawang kaibigan nila na mahihain. Ano sabihin mong apan? Mahihain din kami nila. Training, you can overcome your, ano bang English mong mahihain? Shyness? Gets nyo? Ano pa? Distant office, malayo opisina. Tanda nyo ito kapatid, mas malayo sa abroad. Diba, iniwan yung pamilya nyo. Ano sasabihin? Mga bagong bayani. May bayani bus, may sakit yung anak mo na sa ipang bansa ka, bayani. Yes! Ang bayani, yung kahit naiiyayan yung pamilya mo, ginagawan mo ng paraan para umalis ka, ha? Lalayuan mo sila. Pag may sakit anak mo, dapat nasa tabi ka. Yun ang bayani. O yung dating mayor ng Marikina, yun ang bayani. Kaya ni Fernando, di ba? Matalang siya, ano, nakatira sa Novaliches, papasok pa ng Makati, araw-araw. Di ba? Aga pa, natutusok pa ng payong. Kahit naman natin, kinukuha na. Di ba? Eh, iba tamad pumaten. Bakit? Eh, ano, layo daw ng office. Eh, kapatid, walang malayo kung ikakabago ng buhay. Yes! Alam niyo ba, start ako mag-business, 1997, umaatid ako dyan sa Green Hills. Nakatira ako sa Bikutan. Doon ako nakatira before, Upper Bikutan. Ngayon kasi sa Quezon City ako. Pero alam niyo ba, once I attend trainings, minsan, nilalakad ko yan, Green Hills, hanggang Bikutan. Hindi ko nai-initiate yung malayo. Hindi ko iniisip yung malayo, ang iniisip ko magbago buhay ko. Yes! Gets no? Yes! Nilalakad ko, isipin mo natatapos kami, ano oras? Alas 10, alas 11, uwi ka, maglalakad ka from Green Hills, bye-bye ko yan, EDSA, Ortigas, Ortigas Extension, C5, Lower Bikutan, doon ba may papasok doon sa mga eskilitan, ka makarating ako, Upper Bikutan, imagine that, attending trainings without even eating. Wala pa akong kinakain. Nai-start ako, walang kinakain. But I never complain. Kahit anong oras matapos, I never complain. Sabi ko nga, sa trabaho ko, gutom din ako, puyat din ako. Ginagawa ko naman lahat eh. Eh bakit dito? Eh baka bago ng buhay ko, ba't ako magko-complain? Pati yung binti mo masakit. Ay, 40 pa lang kasi dalawa.
ibig sabihin si Salumi ko, ngayon lang to, ngayon lang to, ngayon lang to. Yun ang lagi kong sinasabi sa Salumi ko. Bakit? Anong gusto ko i-point out? No one can ever motivate you than yourself. Yes. Hindi po ako tumayo dito para i-motivate kayo. It's not my job to motivate you. It's your job to motivate yourself. My only job here is guidepost. Ako lang ang nagpapakita ng ilaw sa daraanan mo. Pero choice mo pa rin kung saan ka daraan. Sa tinuturo ko ba o may sarili ka? Choice mo yan. Kaya pag naging successful ka kapatid dito sa Global, ang credit wala ko ang kukunin kahit gatiting. Kasi kaya ka naging successful, choice mo kasi yan. Pero tandaan mo to, pag hindi ka naging successful, choice mo rin yan. Kaya being successful and not being successful, choice mo yan. Gets nyo? Yes! Kasi yung iba hindi naniniwala. Totoo ba yung sinasabi ni Sebo? Mayaman niya naglalakad. Eh natural, basihan mo ngayon. May pera ako, alam na naman. Di ba ano ba bago itsura? Sanderport nga eh. Hindi ba? No, si Charis nga. Di, nagbago. Bakit? Pag may pera ka, mabago. Di ba? Alam nga namang may pera na ako, ang patay, gutom pa rin ako katulad mo. Grabe! Ang magbabago! Nailala niyo ba si Sarah Geronimo? Ilan niyo? Nag-start yan sa showbiz, anong itsura? Maitim! Diba, payat! Hindi ko nga magustuhan ang maganda boses, pero hindi maganda. Pero nung nakita ko first time yan, fifth anniversary ng AIM Global, Marikina Sports Complex, naging guest yan. Nakasalubong ko yan, papatay nilo yan. Nakasalubong ko yan. Backstage, face to face. Face to face. Harap-harapan, nakita ko. Nung nakita ko siya, huminto ang mundo ko. Nanginginig ako. Sabi ko, kagwapa ko. Kapaganda ang kinis. Gusto ko nang halikan mo. Mali yung mga kayo nila, mali. I get siya. Anong gusto ko i-point out? Nung siya ay nagkapera, nagbago buhay, pati yung itsura niya nagbago. Kaya marahil meron dito hindi naniniwala. Kinikwento ko, pinagdaanan namin ng hirap. Ay, wala akong problema doon. Kung problema mo yun, problema mo na yun kung ayaw kong maniwala. Ano bang benefits kung mag-resinungaling ako? Wala naman akong makukuha sa'yo. Make sense? Yes! Uy! Yes! Iba kasi, ang dami kong narinig dyan. Hindi ito totoo yung sinasabi sa'yo ko. Walang problema doon. Yan yung paniniwala mo eh. Ano ba ito, disco? Huwag niya sandalan yung mga switch dyan. Gets nyo? Yes! Sobrang hirap. Alam nyo ba yung hirap na dinanas ko? Ikwento ko lang sa inyo, baka iiyak kayo. Yung alam nyo yung araw-araw, iniisip ko na lang ano pang uulamin namin. Baka ba? Mabuhay ba? Manok ba? Anong kami kahirap? Noodles po yung noodles. Beef, chicken, pork, and bacon. Dumating ako sa point na bibili na, yung naabutan ko kasi, ano, isang cup ng kanin, ngayon, that's 5 pesos. Ngayon kasi 10 yata yan, 15 na ngayon, di ba? Pero naabutan ko, 5 pesos. Bibili ako sa karinderia, hihingi ako ng pinagpirituan ng pork chop, then hihingi ako ng bagong, that's my food the whole day. Ganun kahirap. Kaya hindi nyo ako masisisi. Maraming nagtatanong, Sir, mayaman ka na, bakit ganyan ka pa rin magtrabaho? Kararating ko Mindanao, dito ako, bukas Caloocan ako. After one day, nandun na naman ako sa Iloilo, Kalibo. Katiplan, Burakan. Wow. Hindi naliligo. Ako yung BCO doon. Di ba? Dahil yung sasabi, yeah. Sabi ko, kasi hindi ko inisip na kahit may pera ako, magre-relax ako. Gets nyo? Yes! Diba kasi ganyan, relax, hindi. Habang kaya mo, habang malakas ka, habang bata ka pa, gawin mo. Gets nyo? Yes!
Kasi yung pahinga, pag namatay ka, diretso naman na yan. I don't have time, I don't have money, wala akong pera. Kaya nga dapat mong gawin, wala kang pera eh. Kasi kung may pera ka, hindi mo talaga gagawin to. Uy! Yes! Walang mayaman, kapatid, na uupo rito na magsasakripisyo katulad mo. Magtapatan tayo dito. Lahat kayong naririto ngayon, nangangailangan kayo ng pera. Yes! Nasa itsura yan. Huwag tayong magplastikan. We all need money. Yes! Pero walang uupo rito na nainita, nagpapaypay katulad nyo, magtatagal dyan na mayaman? Wala! Uuwi yan! Bakit ako magsasakripisyo ng ganito may pera ko? Kaya kayo nagsasakripisyo because gusto nyo magbago buhay nyo. Yes! Wala akong oras, busy ako. Okay lang maging busy kung kinakabago ng buhay mo yung kinabibisihan mo. Kaso hindi na nga nagbabago buhay mo. Busy ka pa, paano na yung kakabago ng buhay mo? Wala ka ng oras? Ano pa? It won't last long, hindi magtatagal yan. Gaya ng sinasabi ng iba. Eh, global, hindi na magtatagal. Magsasara na yan. Pag ganyan sinabi sa'yo, sabihin nyo, oo, alas 10, sarado na yung counter. Kaya kung gusto mong sumali, maaga pa lang. Pa ba namin ang third floor kung magsasara rin lang? Gagastos ng milyon-milyon magsasara? Magpapagawa pa ba ng manufacturing plant sa Bulacan? Magsasara? Magpapatayo pa ng building sa Cebu? Magsasara? Ano ba ang utak meron yan? Manasong tangang siomay. Sa invite, wala akong maimbitahan, naimbitahan ko na lahat. Naniniwala ba kayo dyan? Yes! Ate, naniniwala ka? Wala akong maimbitahan? Hindi totoo yun. Ang totoo, ayaw mong mag-imbita. There are more than 7 billion population ng mundo ngayon. Ilan pa lang ang member sa AIM Global? Baka nga kapitbahay mo, hindi mo pa naimbitahan. Bakit? Hinuhusgan mo kasi. Bakit ko imbitahan yan? Tambay yan. Walang pera yan. Bakit ikaw nung nag-join, wala ka namang pera, umutang ka rin lang ha? Ang isang tao, kahit gano'ng kahirap yan, pag nagustuhan niya ang isang bagay, gagawan at gagawan ng paraan yan. Magnanakaw nga, gumagawa ng paraan eh. Yes nyo? Kaya huwag kayong pipili. Kausapin nyo lahat, huwag kayong magsasawa. Ang poste nga, lagyan mo ng palda, kakausapin ko yan. Kasi hindi mo naman alam kung sinong sasali. Kung minsan inuhusgan mo eh. Don't judge a book when you're not a judge. Tandaan mo yan. Inuhusgan mo agad ang tao. Ay, I'm not good in speaking. Hindi naman kailangan magaling. Nag-uumpisa ka pa lang eh. Uy! Yes! Pakinagsasir, ang galing mo kasi! Natural! Ilang taon ko na mag-inagawa to? 17 taon na akong speaker. Mas magulat ka, 17 taon na akong speaker, hindi pa rin ako magaling. Tanga! Eh, ikaw, nag-uumpisa ka pa lang, natural yan, normal yan, hindi ka pa ganon kagaling. At huwag kang mahihiya, kasi nga, nag-uumpisa ka pa lang. Yes! Kaya kayo dito, huwag kayong mahiya kung hindi nyo alam sasabihin yung bubulol kayo. Okay lang yan. Process yan. Hindi naman ibig sabihin, kajojoin mo pa lang, kasing galing kita, tusukin ko mata mo. Pero saan kayo sa process? Kung ano yung ginawa namin yun, pagdaraanan mo bago mo marating to. Walang shortcut sa success. Okay, ano pa? I've tried it before. Nasubukan ko na yan. Paano kayo? Hindi nyo ba napansin? Parang ganito. I will not point na lang here. Parang ganito. Mostly naman sa inyo, nagkaroon kayo ng mga ex.
Pass, tama? Yes. Pero ganito, tingnan, anong gusto ko point out? Di ba nung nabigo ka sa ex mo, hindi ka naman huminto? Yes. Di ba naghanap ka? Yes. Nung hindi ka pa nga. So, pero kahit sa lalaki, eh ako, ilan ba naging ex ko? Ano sa pagmamayabang? Si Robert? Hindi ibig sabihin na bigo ka sa isang kumpanya, hihinto ka. Baka hindi yun yung mapapangasawa mo. Hanapin mo yung kumpanya na mapapangasawa mo. Yes! Gets nyo? Yes! Ano pa? It's difficult. Mahirap yan. Kaya nga mahirap kasi nahinapan ka. Kasi ano, nag-umpisa ka pa lang. Diba ate? Yes! Diba? Yes! Mag-asawa ko. Next, fear of failure. For sure, meron dito mga empleyado pa. Right until now, hindi pa nagre-resign. You know why? Fear of failure. Ayaw, hindi muna ako magre-resign. Baka hindi ako umaman dyan sa global eh. Kahit hindi ako magre-resign. Fear of failure. Hindi mo alam, yung amo mo, bago naging successful yan, ang daming pinagdaan ng negosyo na nag-fail siya. You ended up working sa isang tao na mas maraming failure kaysa sa'yo. Gets na, huwag kayo matakot ma-fail. Dahil sa failure niya yan, dyan ka natututo. Para bagang sa pag-ibig. Diba? Totoo yan. Ilang beses akong nasawi. Pero okay lang yun. Doon ako natuto. Doon ako naging strong. Yes. Kaya kayong pag kayo nabibigo, kayong iiyak kayo. Tapos mamaya, may nakita kang wag, uy, gabo. Ano ba? Fear of rejection. Ayaw ma-reject. Huwag kayong matakot ma-reject. Kahit hindi ka mag-network, ma-reject ka pa rin. Normal sa buhay natin yan. Humingi ka ng pera sa magulang mo, hindi ka binigyan. Rejection yun. Sumakay ka sa taxi, sabihin mo ko ba, hindi ka sinakay, rejection yun. Pumunta ka sa tindahan, bumili ka, humingi ka ng tawad, kahit walang kasalanan, hindi ka pinatawad, rejection yun. So, normal ang rejection. Ang tanong lang, how do you handle your rejection? Kuminsan kasi emotional ka. Gusto mo ba negosyo? Ayaw mo? Ikaw! Ayaw mo rin? 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 Ayaw mo rin! Ayaw mo rin! Pag marami nang nagre-reject sa'yo, yung mga sigaw mo dito, power grabe, nawawala! Kailang rejection ka lang? I-give up mo pangarap mo sa pamilya mo? Grabe. Hindi mo alam, yan ang magtutupad ng mga pangarap mo, yung ma-reject ka. May ari nga nare-reject, ikaw pa kaya? Yaman. Kung ayaw mo ma-reject, bukas ang hanapin mo, yung mga negatibong tao. Yaman. Hindi ka maubusan, marami yan. Diba? Gusto mo ng negosyo? Ayaw mo? Yeah! Ayaw niya! Ikaw, ayaw mo rin? Yeah! Matuwa ka kasi ngayon yung hinahanap mo! Kaso ang hinahanap mo, yung positibong tao, mahirap hanapin yan! Lalabas lahat yan, panay negatibo, okay lang yun! Hindi mo naman alam kung sino! Pero maglalapit sa'yo, ate, rekrutin mo ako. Ako yung alas mo, mayayamanin kita. Baka walang ganon. Hanapin mo sila. Huwag kang bibigay. Kaya mahirap hanapin yan. Alas yan. Gets nyo? Yes! Alam sa, nagbabaraba kayo? Yes! Oh, sa deck of cards, ilang piraso? Sa deck of card, ilang piraso?
52. Ilan ang alas? Pag pinalasa mo, bumunod ka ilang porsyento alas? Minsan ang alas nasa dulo. Pero tanda mo to kapatid, sigurado may apat na alas. Tama? Huwag kang hihintong mag-imbita. Bakit? Bumunod ka lang ng bumunod. Bakit? Hindi mo alam kung nasaan ang alas. Baka mamaya, yung susunod mong bubunodin alas mo na, huminto ka. Paano mo mabubunod yun? Gets nyo? Yes! Gusto mo negosyo? Ayaw mo? Dos ka lang. Ikaw, ayaw mo rin? Tres ka lang. Ikaw, ayaw mo rin? Cuatro ka. Ikaw, cinco. Ikaw, seis. Ikaw, siete ka. Numero yun, numero yun. Di ba pag gano'n ang lumalabas, dapat kang matuwa? Dahil lumalabas ka sila, ibig sabihin, baka malapit ka na sa alas. Kasi 55 boss lang yan. 52 lang yan. Hindi mo pa nauubos. Naalala niyo ako kasi nagtotokit ako honestly. Diba? Hindi ka naman bumibigay eh. Kasi hoping na may lalabas kang alas. Gets niyo? Ganun din sa pag-iimbita. Huwag kang mawalan ng gana. Pag ayaw niya, okay lang yan. Matuwa ka. Bakit? Kasi ibig sabihin, papalapit ka na. Hoy! Yes! Kasi ang alas parang ginto yan kapatid. Ginto! Hindi ibig sabihin, humukay ka dyan, umuwi ka sa bahay, pumunta ka sa likod, naghukay ka. Ginto! Hindi yung tae yun! Kasi may gulong mahukay ka. Kulay ginto lang. Make sense? May mapa. Punta kayo sa minahan. Di ba may mapa sila? Yes. Hindi basta-basta naguhukay yan. They have maps. Ano yung mapa nyo? Ito. Umattend ka ng mga trainees dahil ito ang mapa sa ginto nyo. Yes. Ayaw ma-reject. Fear of the unknown. Bakit ko gagawin yan? Hindi ko nga alam. Kaya nga mag-aral ka, kaya nga umatiyan ka eh. Lahat naman kayo, mga ginagawa nyo ngayon, nung una, hindi mo alam gawin yan. Yes. Kaya ka natuto dahil pinag-aralan mo. Yes. Nakakita ka naman ng doktor, hindi nag-aral? Natural, mag-aral 10 taon, baka mag-injection yung pag binag-aral. Ito, ibakuna mo. Gets nyo? Yes. Mapa-engineer, mapa-doktor, mapa-architect, lahat yan, pinag-aralan yung profession na yan. Kahit kayo. Gets nyo? Yes! Ay, fear of the unknown. Kahit ba naman ako eh. Anong alam ko sa network marketing? High school graduate, janitor dati. Anong alam ko dito? Pero kaya naging successful, pinag-aralan ko. What's funny out there? Huh? Make sense? Yes! Sino dito marunong magmaneho? Mag-drive? Even wala kang sasakyan, basta you know how to drive. Can you raise your hands? Can you raise your hands? Oh, eh, si sir. Nung first time mo, alam mo ba gagawin mo? Hindi ba hindi? Pati nga pagpasok ng susi, hindi mo alam, kinakapa mo pa. Susi! Ay, iba ka pa. Tapos, pag kandyada, di ba usually kayo pag first time mo, tinitignan mo saan mo ilalagay? Nakatingin ka, primera, segunda, tercera, kwarta, quinta, sexta, reverse. Silin niya doon, may brake, may clutch, kung manual. May side mirror, may rear mirror, may headlight, may rear light, may wiper, may steering wheel, may busina, may stereo, may aircon, lahat nga yun, pagsabay-sabayin mo na kung pinapaan. Hindi mo alam gagawin mo. Kasi nga, hindi ka sanay, hindi mo alam yun. Di ba? Di ba, sir? Kaya ka natuto dahil pinag-aralan mo. Step by step. Di ba? Hindi mag-overtake, hindi mo kaya, natatakot ka. Tama?
Yes. Oh, pero nung natuto ka, yung mga iba sa inyo magagaling magmanero. Ah, di ba ang iyayabang nyo po, nung professional na kayo? Di ba, sir? Di ba? Pati pagpasok ng susi, kahit madilim yan, pasok yan. Susi nga. Di ba, minsan gabi na, na ano mo na, pag alam na mo na, hindi ka na tumitingin eh. Ganun na lang, pasok na lang eh, di ba? Ate, susi. Susok yan ang pinag-uusapan eh. Di ba, sir? Yes. Tapos pag sobrang dunong mo na, grabe ka pang mag-overtake. Ganun lang yung 10 miller. May dump truck na lang, ayaw nyo. Meron pa worse, sa ganun mag-professional, habang nagmamaneho, nagtitex. May worse pa doon, habang nagmamaneho. Parang yung kaibigan ko, natuto magmaneho, hey, Brad, sa Baguio, kasama yung girlfriend niya, yung chaperon. Hindi lang, balikan lang. Sige, sige, walang magagawin. Balikan na, tama yung Baguio. Iginabi ka niyo. Pauwi. Nakatulog ako sa likod. Maya-maya na, pagdilat ko, hindi umaanda. Hindi na pala sa tabi ng ano, Marcos Highway, bilim. Years ahead sa akin. Hindi ko makakalimutan to. February 6, 1986 is not presidential election. Marcos versus Cory. Tolentino versus Laurel. Hindi ko makakalimutan yan. Kasagsaga ng bilaga na almost 7 o'clock. Naiwan kami sa isang kubo sa gilid ng eskwelahan. Sabi ng girlfriend ko, sir, 13 anyos, anong alam ko? Nangigoy niya. Sabi na hanikan mo ako, sabi ko, ha? Sabi na hanikan mo ako, ha? Hindi ko maalam kung saan ako kahanik. 13 anyos ka alam mo? Hindi ko alam kung saan. Hindi ko nga alam paano ako kahanik. Pero nung natuto kayo, di ba? Di ba? Kahit madilim, sundaw ka ng sundaw, sundaw ka ng sundaw. Hindi mo na naman na yun, kumpari mo na lang. So, isa hindi mo kasi alam yan. Pag natutunan mo yan, magiging expert ka. Tanungin nyo lahat naging successful dito, pinag-aralan lahat. Isa-isahin nyo yan. Yes! Pangarap, pag-usapan natin. Hindi ko na detalye yung mga pangarap nyo, but for sure may mga pangarap kayo. Kumusta mga pangarap nyo? Pangarap pa rin, bakit? Hindi mo ginagawa ng paraan. Hindi yan pangarap, ilusyon na yan. Dahil pag nangangarap ka, ginagawan mo ng paraan yan. Gets nyo? Yes! Lawakan nyo lang, mangarap ka lang ng gusto mo. Ako honestly speaking, pangarap ko ngayon na gusto kong matupad, 8-bedroom house. Wow. O, tingnan nyo, wow! Alam nyo bakit? Kasi napakaliit ng utak mo. Ayaw mong mangarap ng malaki. Kaya pag may narinig ka ng harap ng malaki, wow! Bakit?
Kasi hindi mo kayang maarok yung kaya ng isa. Kaya pag nangarap ng malaki, wow! Pangarap ko yun, anong pakialam mo? Hey, bedroom house. Bakit gusto ko araw-araw, iba't ibang tulungin? Ayan, walo. Ito lang ang araw, walo. Natural. Alam namang katabi ko yung katulong pag nakatulong. Ano sa akin, isang kwarto? At pag mamamalayin kayo yung katulong o yung kasambahay ko, bibilihan ko ng Mercedes-Benz sa kanya ngayon. Akala nyo? Napakaano? Yung upline namin doon sa previous company ko, hindi ako makapaniwala. Alam nyo ba? Ang bahay niya, he's not a Filipino, ang bahay niya sa Taiwan, bawat bukas ng elevator, isang kwarto pa lang. Sabi mo, bawat bukas ng bahay. Laki niya. Bakit? Nangarap siya eh. At ang katulong niya, pag namamalayin ko, Ferrari ang dala. Totoo yun. Ito lang pag yun yung pangalan, malayo tayo. Gagayahin mo ba yan? Nagwento rin nila yan. Hindi nila, nagpinulot pala sa envelope. Tapos sabi nung ibang, galing naman dito. Hindi nila alam yung sumali, dito galing yun. Kaya kung ayaw nyo pangarapin yung pangarap ko, pangarapin nyo lang maging kasambahay ko ng Mercedes-Benz. Pinanawahan ko lang yung mga isipan nyo. Gets nyo? Yes! Ano gusto mo yung kasambahay? Si Lord na natin, ano mo sa mga minsan alam niyo, bakit mahirap sumagot? Hindi sa mahiyain ka. Wala ka kasi pangarap. Kasi kung may pangarap ka, kahit saan, kahit kailan, kahit sino, pag tinanong ka, kaya mong sagutin. Hey, dala-dala mo yan. Nandito yan. Yes! Gets niyo? Yes! Kung minsan nag-iisip ko ba, Ano kaya? Para doon sa Cebu, tinanong ko, anong pangarap mo sa kaya? Lumakan mo ha! Kasi, isip siya, Mitsubishi Vios. Lumakan siya mo. Ano kaya ba yun lang? Mitsubishi Vios? Ano kaya ba yun lang? Sir, di ba sabi mo lawakan ko? Eh, nalawak ko na! Ayun, tanga! Dapat alam nyo ang brand, alam niya yung cellphone nyo nga eh, pagbibili kayo eh. Napaka, anong tawag yun sa term na yun? Lahat ng specs, tama ba ang term ko? Features, di ba? Tapos sa pangarap mong sasakyan, di yung iniisip agad. Di ba gusto mo? Dapat yung kotse ko pag na-traffic, nakakalipad. Mga ganun ba? Dapat iniisip pa ba? Gets nyo? Yes! Yan kasi, tinuturo ang hindi sa pinapahiya ko kayo. You should know how to dream. Ngayon pa lang, mag-isip ka na. Halimbawa, pangarap mo, Montero Sports. Alam mo, ang tip ko sa inyo, pag yan pangarap nyo, pumunta kayo bukas sa kasa. Yes. Ng Mitsubishi, punta kayo. Pero huwag nyo sasabihin, hindi kayo bibili. Hindi naman tatanungin niya, bibili ba kayo? Hindi. Just go inside. Paupuin kayo, bibigyan pa nga kayo ng drinks. Upo ka lang, walang bawal doon. Just pretend, huwag ka lang magsasabi na hindi ka bibili. Ang gagawin mo doon, tinitignan mo na yung pangarap mo. Ginawa ko po yan before. Kung tinuruan ako, pumunta talaga ako sa kasa. Ang yabang ko. Kahit na ako pamasaya, wala ako. Tapos punta ko doon. Patayan! Alam niya ko na wala ang pera. Hindi naman tinignan ako. Papasok talaga ako, di ba? Morning, sir. Morning. Pastilan! Tignan ko, ito gusto ko, pasok ako. Gawin niyo po ito, pumasok ka, sakyan mo. Okay, hawakan mo lahat. Huwag mo na paanda rin. Hindi pa rumamali, umangga pa yun. Hindi pangarap yun, mabayaran na yun. Totoo, gawin mo yan.
bayad. You can even test drive. Yes. Oh, walang bayad yun. Huwag mo nasusubukan basta hindi ka marunong magmaneho. You can do it. Hawakan mo lahat. Alam mo, pag uwi mo sa bahay, ibang pakiramdam. Yes! Iba, maniwala ka, ginawa ko eh. Yung pag uwi mo, hindi ka makatulog. Bakit? Yung amoy ng bagong sasakyan, amoy na amoy mo pa rin. Liban lang. Liban lang. Pag umutot ang asawa mo. Wala talaga yun, ha? Alam niyo ang mangyayari? Mangyayari, mapupush ka ngayon. Ikaw ay gigising ng maaga, magre-recruit ka. Araw-arawin mo bakit? Fresh na fresh yung pangarap mo sa isipan mo. It will haunt you. Maniwala kayo. Maniwala kayo! At dapat lagi yung iniisip. Parang yung upline ko dati, baka gusto mo talaga magkaroon sa akin. Oo naman, mali kasi ginagawa mo eh. Eh, paano ba? Actually, yung pangarap ko before, pangarap na pangarap ko, yung Montero Sports. Eh, nakatila ako sa Bikutan. Ano yung ginagawa ko pag nandun sa Bikutan? Abangan ko yung bus. Nagpupababa ko kasi dito, di ba? Sa Ortigas. Yun yung inaabangan ko. Pag may dumang Montero, walang pakilan. Bakit? Hindi mo sa akin yun. Yung bus ang yung nandito, di ba? Totoo yun. Pero nang tinuruan ako, nabago yun. Nag-aabang ako ng sasakyan na pagpunta Ortigas. Nung may dumana ng Montero Sports, hindi mo na ako sumakay ng bus. Bakit? Mahalaga itong nakikita ko, pangarap ko. Gets mo? Mas mahalaga sa akin ko. Tinitigan ko siya. Kahit ito na yung bus, wala akong pakialam sa'yo. Nandito ako, nandito na yung pangarap ko. Tinititigan ko yan. Nang iuwi na. Tinitigan ko yan hanggang mawala sa paningin ko. At ibubulo ko sarili ko. Parating ang araw magkakaroon din ako. Yeah! Hindi po yun kahibangan, hindi po yun kalukuhan. Totoo po yun. Pag nangarap ka, lawakan mo. Gets me? Kaya pag may nakikita ko dating gano'n, kahit nasaan ako, tititigan ko. Oh, kaya hindi nyo makuha yung pangarap nyo? Yung tinititigan yung tricycle. Kaya araw-araw, yun yung nasasakyan ko. Bakit? Yun kasi yung ina-attract mo. Gets nyo? Pero pag dumaan yung pangarap mo, wala kang pakialam. Pero yung nagpapahirap sa'yo, nandoon ang pansin mo, nakafocus ka. Gets nyo? Yes! Ay, Lord. Oh, ikaw ate, ano pa ang sasakyan? Yun na. Sige, turo, ano na lang ito? Tulungan kita. Mahaba. Kula itim. Puti yung salimot. Makahiga ka. Para mahandar. Para relax. Para mahandar. May patuntok. Hindi ko. Para kung nag-relax ka. Ginigising ko lang kayo mga kapatid. Mangarap kayo ng mangarap. Huwag din pagbawalan sarili niyong mangarap. Yes! Ano pa yan? 1 billion? 2 billion? Walang masamang mangarap. Yes! Sino mag-aakala? Manny Pacquiao, nagbebenta lang ng tinapay dati. Look at him right now, multi-billionaire. Bakit nangarap yung tao? Ikaw, kasi sa'yo tingin mo imposible maging bilyonaryo ka. Walang imposible. Kayang-kaya yan, maniwala ka lang sa sarili mo. Dahil kung ikaw walang tiwala sa sarili mo, huwag ka lang mangarap. Dahil kung ikaw walang tiwala sa sarili mo, sino pang maniniwala sa'yo? Sarili mo na nga yan, ayaw mo pagkatiwalaan. O ano, okay na yun ate. At huwag kayong mangarap ng 4x4 na sasakyan. Oh, ganyan, dami naglalabas ng ganyan. Kaibigan ko naglabas, check. Pick up. Pumunta sa Binondo, pag-park, may naglalabang bata, nakita, uy, 4x4. Kumuha ng bato, ginuhitan. Ikaw ang 16. Nagasgas. Galit na galit yung kaibigan ko, sabi ko. Pinalik sa kasa, pinaayos, binura. Kinabukasan, bumalik. Mark, nakita ulit ng bata. Pag binura yung tama ko. Umuha ulit ng bato, ginuhitan ulit. Ikaw ang 16. Galit na galit. Binalik ulit
sa kasa, sabi nun sa gumagawa, Brad, pwede ba i-permanente mo yan? Pinturahan mo ng ganyan, na hindi na magasgas. Pininturahan. After 1 week, bumalik, nakita ng bata, sabi ko, tama ako eh. Kung ano ba to? Chineng. Bakit ay ilawan? You are your own boss. You control the business. You manage your business. May manan? Diyan mo ba kayo? Yes! Kayo ang may control. Magkano kikitain mo gusto mo? You control it. You can manage it. Multiply your time. Does it multiply your time? Yes, parang leverage. Multiply, parang ganito. Henry C., ilan ba ang tawag dito ang empleyado niya sa, ano niya, sa kumpanya niya? Let us say 10,000. Kung ang bawat isa sa atin, average 8 hours, magkano kinikita ngayon? Magkano ano ngayon? Average minimum wage. O sabi natin 500. Kung 500 yan, times 10,000, magkano yun? Uy. Yes. Uy. Yes. O, so yun yung kinikita ni Henry C. Maliwanag? Yes. Ibig sabihin, ikaw average mo 8 hours per day, each and every one of us. Tama? So ang ginawa niya, minultiply niya yung time niya through you, sa mga empleyado. Yung upline mo, minimultiply yung time through you, mga downlines. Ganon din ikaw. Namumultiply yung time mo through your downlines. Okay? Next, flexible. You can do this part-time, you can do this full-time. Katulad ng iba dito, empleyado. Kanina, nasa trabaho. Ay, ano, wala pa lang trabaho, no? Hindi, yung iba, may pasok pa rin eh. Double pay. Kanina, nasa trabaho ka. Ngayon, nandito ka. Part-time. Tama? Yung iba, full-time. Yung nga, labdalawa, full time. May mga ganito, full time, may mga ganito, full time. Depende kung nasaan ka dito. Full time, ibig sabihin, araw-araw ginagawa mo. Araw-araw nag-imbita ka. Full time, you're just fooling your time. Gets nyo? Patumpik ka, na hindi ka maka-attend. Siguro, sa isang buwan, dalawa lang nakausap mo. That's fooling time. Okay? Ano pa? Portable. You can do it anywhere. This is what I like here. Bakit? Almost every week, sakay ako ng aeroplano. It's portable. Hindi pwedeng meron kang tindahan siya. Sari-saris to sa bahay nyo. Halimbawa, biyabiyahi ka ng Cebu. Hindi na pwede itupi mo yun. Yung bulsa mo, pupunta ng Cebu. Diba? That's not portable. Tama? Not unlike here, itong business na to, you only need ball pen and a paper kahit sa lupalop ng mundo dala mo ang negosyo mo. This is what I like here. You know why? Every week. Kararating ko lang galing Mindanao from Bayawan in Negros Oriental to Dumaguete. Tumawid ako ng Dipolog. I just came home yesterday. Kauwi ko lang kahapon. And then I'm here in front of you. By Friday, I'll be flying to Iloilo for 2 days. Kalibo. And then back here again. Uy. Yes. So weekly, alam mo, aeroplano. Eh, naghagawa ko negosyo sa aeroplano. Ball pen. Pag nandoon aeroplano sa taas, baba yung mesa sa harap. Labas ng papel, ball pen. Kasi yung tayo po yung katabi ko. Ayan. Pakikinig naman. Hindi naman bababa. Sa taas pa. Di ba? It's portable, di ba? Maraming nagtatang, sir, paano ba mag-recruit? Yung iba kasi sa inyo, wala kayong mga ano eh. Pag tinatanong ako, hindi ko sinasagot. Ay, bakit magkakaiba kasi? Uy. Yes! Actually, I also ride bus, even right now. May sasakyan ako, pero sumasakyan pa rin ako ng MRT, bus, jeep, taxi, tricycle. Ginagawa ko pa rin yan. Yung nga lang, sir, dumb. But I still do it. Dahil lang, kasi mas gusto ko yan, nakaka-recruit ako. Recently, may na-recruit ako through taxi. Oh, sayang ba yung pang-taxi ko? Hindi, may na-recruit ako. Kaysa naman dala ko yung sasakyan, kung naman lang ma-recruit, gastos pa, gasolina. Pagsakay ng bus, ginagawa ko before I ride the bus. O, tanggalin ko rin ako, lalo to. This is 120,000. Thank you. Alam niyo ba yung brand na to? Thank you. This is 120,000, mahal. Kahit tingin mo. Hindi tama ang oras niya. Mahalin naman. Ang mga oras, kung bukas naman, wala ng baterya. Diba? Mayroon mayaman. Pag mahirap ka,
bulls ako, pagpupo, hanap ako prospect, tabihan ko. After a few meters, tanong ko, sir, pwede ba malaman ano na oras? Kasi may hinahabol akong seminar dyan sa Ortigas eh. Kasi may kaibigan ako, umaten doon, may ginawa niya, yung maman siya, nagbago buhay. Eh, gusto ko rin magbago buhay ko, sir. Sa tingin ko, sir, baka hindi ako makakabol, sir, ang oras. Ikaw, sir, baka gusto mo magbago buhay. Gets na? Minsan, ang mahirap lang, paano ka pumasok mag-umpisa. Pero once you get there, alam mo na yung mga susunod mong sasabihin. Ano gagawin mo? Gumawa ka ng paraan, kapatid. Sometimes I do this. Bumibiyahe ako ng bus. Even sometimes I ride in Nueva Ecija, Papua Manila, bus. Gagawin ko, dala ko ng CD. Kakutsaba ko yung driver, conductor, ang ipi-play yung presentation natin. Di ba usually, piniplay nila dyan, mga pelikula. Papaplay ko ito, bibigyan ko na lang yung driver. What's his, 500 sa kanila. Ano ba yung 500? Di ba? O, present yun. Hanggang ako, pagdating dito, o, sa mga interesado po, sa nampanood nyo, nandito po ako. Ito yun, ito na. Even you ask Kit Cuevas, he also does that. Na-train na ako yan since nung previous company. I was trained. Bakit? Wala naman akong niloloko eh. Legal naman yung ginagawa ko eh. Ba't ka mahihiya, kapatid? Yan ang mahirap kang kuminsan sa atin eh. Kinakahiya mo yung gagawin mo, immoral yan. At saka ito pa, nakakatulong ka na nagbibigay ng oportunidad na magbago rin buhay nila. Ba't ka mahihiya? Naito na. Uy. Yes! Oh, what is 500? 1,000 eh, kung may sumali doon. Eh, kung yun yung alas mo, eh, di ba we? Yes! Freedom, time freedom, financial freedom. Oh, ano to pa, isa. Once, one time, na-schedule ako ng General Santos. Ang seminar doon, because it's a branch, 7 p.m. Umaga pa lang, nandun ako. So, nasa sa hotel ako ng maaga, walang magawa. Nabobor. Anong ginawa ko? I went to SM City, General Santos. Ikot-ikot. May nagustuhan. Labas pera. Bili. Wala kang pakialam. Gusto ko. May pera ako. Di ba? Ba't ka dito bibili sa'yo? Wala pa SM sa Manila? Bakit? Pag may pera ka, pili lang ba? Doon lang ba ako bibili? Pag wala kong bumili rito, ha? Aber? Tama. Kinabukasan, na-schedule ako, Davao. Alas 7 rin seminar doon. Umaga pa lang, nandun ako. Walang magawa sa hotel, pumunta ako, SM Lanang. Ikot-ikot, may nagustuhan, bili. Oh. Financial freedom. Ito, kabibili ko rin lang. Ito. Yan yung sinasabing financial freedom. Anytime may gusto ka, mabibili mo. That's financial freedom. Anytime, anywhere, gusto mong bumili, may nagustuhan ka, mabibili. Naranasan ko kasi noon eh. Yung alam niya yung araw-araw nagsya-shopping, window nga lang. Yan ang karamihan sa inyo eh. Yan lang, dahil ko nakikita dyan mga in-globals, ano? Ganyan eh. Kala mong nagsya-shopping. Ganto, tingnan mo yung bilik. Pag-ibong yan, ibon siya. Baka ibong bumalik. Ano yun? Yan, hindi na ako siya. Kaya, tanda yun, hindi ko kayo sa pinagumukhang pera. Iba pa rin pag may pera. Iba. I'm a Christian. I'm a born again Christian. Pero hindi ibig sabihin nun, may Diyos ako, hindi ko kailangan magtrabaho. I need to work. May gusto ka. Trabahuin mo, ibibigay yan ni Lord. Uy! Yes! Financial freedom. Paksarapan ng buhay. Kasi right now, I can afford right now, na araw-araw, pwede akong magulang ng crispy pata. May pera. Di ba? Pag nagsawa, bukas, pwede akong magtuyo. May aman, may choice, may pera. Di ba? Financial freedom. Diba? Paano mo nahirap ka, kapatid? Ate, paano pag mahirap ka? Wala kang choice. Araw-araw tuyo ang ulam mo. Pag nagsawa ka bukas, kaliskis na lang. Wala kang choice eh. Hanggang doon ka lang eh, right? Hindi tulad pag may pera ka, pwede kang pumunta sa ibabaw, pwede kang nandito sa ilalim. May choice ka.
rin kaklase ko. Hoy, andito ka na naman yung recruit-recruit, ha? Sabi ko, ano naman masama? Huwag mo na akong recruitin dyan sa power grabby mo. Sabi ng kaklase ko, sabi ko, ano ka ba? Alam niyo yung mga masakit na pakiramdam, di ba? Kung sino pa yung inaasahan mo, kasama mo sa bahay, kaklase mo, kaibigan mo, yun pa yung magre-reject sa'yo. Napakasakit niyan, pero tibayan mo lang loob mo. Simtibay ng bato. Simtatag ng isang broken cemento. Kaya niya yung epoxy. Kaya mo lang kapatid, kung di ka matibay na kusang, katerbang rejection mararanasan mo. Tama na yan, Bong! Sawa na kami dyan sa recruit-recruit mo. Sabi ko, ano ba masama dito sa ginagawa ko? Eh kayo kasi mga networker, nagkaroon lang kayo ng pera, bili dito, bili doon. Sabi ko, natural, may pera, bibili. Anong gagawin ko, itatapon? Ikaw, hindi ka makabili kasi wala kang pera, yun lang yun. Di ba? Kung minsan, scapegoat ng mahihirap. Bili sila lang, bakit yung mga mayaman, lalo yung mayaman? Bakit yung mga mahihirap, lalo naghihirap? Dahil sa pag-iisip. Dahil mayaman na bukas pa isipan. Look at Henry C, napakayaman. Pero bukas ang isipan sa negosyo. Hindi lang SM, hindi lang BDO, hindi lang SMDC, pati City Mall Pilasok. Yun ang City Mall? CITIMMMALL? Respect ko na, para alam nyo. City Mall is owned 35% by Henry C. 65% naghati si Tangka Chong at saka si Injak Silla. Anong sabi nila? We can never beat Henry C. Household name na yan. Pag sinabing mall, SM. Pag sinabing toothpaste, Colgate. Tama? So anong sabi nila? Instead of trying to beat him, isama natin siya. Yun. Pero bukas pa rin si Henry C. Bukas ang isipan, napakayaman, bukas pa isipan. Pero yung mga mahihirap, mahirap ka na nga, sarado pa isipan mo. Ang nga. Bigyan mo ng oportunidad magbago buhay kung ano-anong sinasabi. Eh kasi gusto namin simpleng buhay lang ah. Sabi ko, ano masama? Hindi ba simpleng buhay ko? Pareho lang naman tayong simpleng buhay. Ikaw simpleng mahirap, ako simpleng mayaman. Ano bang problema? Ikaw kasi gusto mong buhay ganito. Gigising ka na maaga, alas 8 pasok mo sa trabaho. Gising ka alas 5, alas 6, magluluto ka. Kakain ka pa. Ugasan mo pa yung pinagkainan mo. Maliligo ka pa. Kung naliligo ka nga. Labas sa bahay, para ng tricycle. Pagdating sa kato, sakay ng jeep. Tapos sakay ng MRT. Tusok payong ba? Yun ang gusto mong buhay, simple. Samantalang ako ganito kasimple yung buhay ko. Gigising ako ng oras na gusto ko. Bakit? Wala akong amoy, hawak oras ko eh. Di ba simple? Hindi mo pinayapan sa sarili ko? Simple. At pag nagising ako, tanghali. Diretso sa kapagkainan. Bakit? I hired someone to cook food for me. May pera ako, bakit ako pahirapan ng sarili ko gigising ng maaga? Nahanap ako ng tao na gigising ng maaga para magluto ng kapainin ko. May pera, simple. Diba? Tapos kumain, diretso sa kwarto. Bakit? I hired someone to wash the dishes for me. May pera ako eh. Ba't ko pahirapan sarili ko maghugas? Simple. Bago pumasok ng kwarto, tawagin ko sa kasambahay. Nay! Sir. Ano yun, sir? Pwede po bang i-prepare yung sasakyan ko? Alis ako. Bigla kang sagutin. Sir, ano po sa mga sasakyan mo ang i-prepare ko? Di ba simple? Simple buhay. Ha? Diretso sa kwarto, diretso sa bahay. Ayaman. Ayaman, ligo. Mayaman ka, may choice. Pwede mo mag-shower, pwede mo mag-bathtub. Ayan lang, may choice. Simple. Pwede mo mag-shower, pwede mo mag-bathtub. Pwede mo mag-shower, pwede mo mag-bathtub. May choice. Ayan lang, simple. Pwede mo mag-shower, pwede mo mag-bathtub. Pwede mahirap ka, bacha.
Bakit ka maligo? Ano yung susuntong ni? Matulis, mayaman! Warin ba? Alvin Klein ba? Bench ba? Sony? Sony? Ryan? Matulis! Ryan, matulis! Ano ba? Tinatryong ka? Wala! Walang choice! Gusto ko, ano bang alam nyo? Choice ko yan. Hindi naman kita eh. Malata ba? May flower? Ano ba isip ng sinturon? O, di ba? Makin ba? 1,000? O, ano ba kong suko ngayon? Ha? Hair curling? This is 4,000. O yung LP? Yung model? Kaya mo kayo lang may LB? Simpleng buhay! Oh, leverage, residual income, isa natin. Attitude, pag-usapan natin. Attitude, alam mo yung attitude natin? Kapatid yan ni Kuya Jude. Magkapatid yan, attitude. Good learning and listening attitude. Get rid of your pride. Ang galing mo yan. Bakit? Yan ang magiging hindrance sa pagiging successful mo. Tanda niyo yan. Marami sa akin nang mamaliit. Bakit ako makikinig dyan? Ang dami kong narinig yan dito. Ay, mga narinig nila. Bakit ako makikinig ganyan? High school graduate dating janitor. So what? Ba't ko ikaw kahiya? Di ba sir? Kaya akong pakinggan. Yan mo ngayon. Kumahayaw mo. Sa ayaw ka. Dahil sa ayaw makakapakinig. Ang layo ng buhay natin, yung gap natin nagkakalayo. Iba kasi, okay, may pinag-aralan, taas ng tingin sarili. 4-11 na naman ang height. Meron nga rin ganyan? Ako, 76 lang ang average grade ko, nag-graduate ng high school. Ba't ko'y kakahiya? Uy! Sino sa inyong 90 ang grade? Tayo? Ano mang pagkakaiba natin? Pareho lang tayo pumasa. Anong gagawin mo sa sobra? Pag 90 pa grade mo, ibig sabihin ba malaking bahay mo? Pag 90 pa grade mo, ibig sabihin ba marami kang pera? Pag 90 pa grade mo, ibig sabihin marami kang sakyan? Pag 90 pa grade mo, ibig sabihin ba maganda buhay mo? Ang dami nga dyan, 90 ang grade, naghihirap sa buhay. Ang dami nga dyan, matas ang pinag-aral, mas ang paugali. Di ba rin high school graduate lang, mabait naman. Kaya huwag mo akong mamaliitin. Don't ever small me. Maliit, di ba small me? Yung iba kasi tingin nyo sa sarili nyo, pag hindi nakapag-aral, hindi nakapag-college, ang tingin sa sarili nyo parang wala kayong pag-asa, huwag kayong maniwala doon. Huwag kayong maniniwala sa mga bulong ng mga demonyo dyan sa tabi nyo. Hindi kailangang maging college graduate para magbago buhay mo. Tandaan nyo yan. Hindi requirements yan. Baka kasi... Wala niya, no? Wala niya, no? Why don't ko yan? Paturo nga ako sa online din. Ako, inamin ko, mahina ako sa online. Kasi nakikagagisnan ko talaga offline eh. Oh, ganun kami nag-network offline eh. Oh, subukan kong mag-offline. Ikaw naman yung tanga. Bakit? Akala mo, eh sa offline, pag na-reject ka, okay lang yung pakiramdam. Pero sa offline, ma-reject ka, masakit yan. Kasi personal, harap-harapan yan. Eh yung online, eh, patayin mo lang computer, wala na. Samantalang offline, kaya maraming umaayaw sa offline. Kasi mas matindi ito. Pero ngayon, dahil talagang master ko offline, gusto ko rin mag-online. Iba pa rin pag dalawa yung alam mo. Diba? Pag nasa labas ako, diba offline? Alam mo, nasa labas ako, dalawa yung computer. Diba? Yes! Oh, Lord. Kaya kayo, yung mga hindi nakapagtapos
huwag kayong papayag na aapihin kayo. Huwag kayong papayag na mamaliitin lang kayo. Pag kayo minaliit, isumbong nyo sa akin. I will giant you. Pag-iiganti ko kayo. Over my dead body. Dami kasing ganyan niyayabang porkit marunong mag-Ingles. Hindi mo nila lahat. Pero mga konsentrated. English dito, English doon. Pag maka-Ingles, murang Amerikano. Well, 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 well. Atabay, atabay, atabay. Well, 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 atabay, well. Minsan, nakatayo ako dyan sa may, anong tawag dito? Emerald? Eh, di ba, dahil yung call center agent dyan? Tayo ako minsan, no? Merong kakalalabas siguro mga call center agent. Hindi nga, English dito, English. Di ba, English, kailangan sa trabaho ng palabas ng English pang English. Hampog. Naglalakad sila, palapit sa akin, pagtapat sa akin, biglang umulan. Sabi nga, it's raining hard, day. Ano nila, dapat marunong mag-Ingles? Sinagot ko naman, yes, they are. Tinanong ko sila, hindi naman ako masagot, tawang-tawa. Where do you house? Tawa! Oh, hey guys, be careful in crossing the street. The dump truck may bump you. Ayun, sir, correction, that's not the dump truck. So what do you call that? It's 10 Miller. Kaya kayo, wag na wag kayong give up na yung mga pangarap. Ano yung mga kayo sa'yo? Huwag mo akong mamalitin, kapatid. Dati, ang feeling ko nung hindi pa ako nag-network, ano ko, lalo hindi ako nakapag-college. Ito ba yan? Nakatabi na ako sa mga may pinag-aralan. Ay, ngayon? Ha? Paras ng paningin. Paras ng paningin. Ano mo yung kailangan ikahiya? At least sumagot siya. Kayo bumol. And thanks, tita. Tawa sa ganyan. Ganyan din yung sa Davao, sumagot sa akin. Yun. After 1 week na kinuha ni Lord. Panabaw yun. Kaya kayo, huwag na huwag kayong bibigay. Alam nyo, ako nga nagulat eh. Sa klase kasi namin, honestly speaking, sa klase namin, lahat ng barkada ko po, yun yung mga honor student, even the salutatorian, valedictorian. Honestly, pero ako nagulat, umuwi ako, not even one of them may sariling sasakyan. Patak mahiya. Samantalang nung pa-uwi kami, sabi ng salutatorian, sabi niya, Brad, pwede bang makisakay? Hinatid ko sa bahay. Hinignan ko yung pamamahal. Kita ko yung mga medalya nakasabit sa gilid. Nung palis ako sa Brad, nakakayaman pero walang magawa, pwede bang umirap ng 2,000? Ito yan! Yan ako naman, ba't ako, di ba, dadalong isip, tapos. 3,000 binigay ko. Brad, sabi ko, hindi yan utang ko, mag-isiping utang. Abulin ko yan. Alam niyo bakit ko sinabi yun? Sabi ko, Brad, pumatay na ang mga pangarap mo. Yung sinabi ko, pinatay mo ang mga pangarap. Tingnan mo yung mga medalya mo. Yan. Taon-taon nakakatanggap ka. Naamag na. Ito
mukha mong inaamag na rin. Tignan mo anong naidulot ng mga medalya mo. Ngayon nagugutom ka, nakatulong ba siya? Di, hindi maisanla. Ngayon kahit ilang medalya pwede kong bilhin, idudonate ko sa'yo. Hindi sa pagmamayabang yan. Gusto ko lang tignan nyo kasi minamalik mo kami. I'm warning you, don't is lonely. Lalo na si Sunny, don't is lonely. Mga kapatid, yun ang si Sunny. Yun ang si Sunny. Ang ako dito, maliit na tao, pero malaki ang pangarap. Yeah! Yun ang importante. Diba? Matangkad ka nga, malaki nga ang tao, patay naman pangarap mo. Katulad ng kuko mo, patay na rin! Kayo, buhay niyo naman pangarap niyo. Kayo mahihiya. Recently, nagkaroon kami ng family reunion. January 6, 2016, last year. It's our 25th year of our high school graduation. I told you, don't this morning. I will invite you to eat our house. Kahit sa bahay ba? Mali ba? Kahit tayo sa bahay, gano'n. Mali ba yung English ba? Mali. At least nag-English. January 9, family reunion, 3 days before, sabi ko, pag-uwi ko ng Pangasinan, kailangan meron akong gawin. So what I did, inanap ko lahat ng kaklas, kasi hindi ko ma-friend yan sa Facebook lahat. So thank God for Facebook, bakit bilis hanapin, friend of friend, friend of friend. Inanap ko, ni-research ko, nakita ko lahat, gumawa ko ng friend. Alam yung friend dati? Sinulit. Tapos, chinat ko sila. Hey guys, do you still remember that this is our 25th year of our high school graduation? I'll be coming back home on January 9, we will have our family reunion. I'll be there on January 8th. Let us meet instead of January 11th. I set the date, I set the time, 3 p.m. What is the mission? Ngayon, meet tayo. I-organize natin yung reunion natin. It's our silver anniversary. So lahat, punta ako doon. The day, yung araw na yun, January 11, I was at my mom's house. Ako po ako sa rocking chair habang hinintay ko oras. Rocking chair! Tama, rocking chair niya pa ganyan. Ito, ano, diba? Pero kita ko, quarter to four. Last three sinabi ko, quarter to four ako pumunta. Bakit? Gusto kasi pagdating ko doon nandun na lang. So I rode my Chevrolet Trailblazer, 1.8 million, cash. Binaybay ko yung kalsada. Hindi kalayuan, nakita mo yung restaurant. Ay, patay, sabi ko, patay, walang parking, puno-puno. Pero thinking positive, dumiretso, hindi ko alam kung God's will o coincidence. Pagtapat na pagtapat ko sa restaurant, may bakanting isa. Inikot ko ulit. Nag-park ako. Baka unahan mo ako, nakita mo ako, di ba? Park ko, kambyala. Park. Tapos, handbrake. Ganun talaga yun, wala kayo sasakyan, di ko alam. Ganun talaga, tulog-tulog. Tapos, binaba ko yung salamin sa harap. Di ba, Mr. Men? Yes! Siyempre, ayos ko yung buko. Ayos ko lang eh. Kayo nga mga babae, mga masaati kayo eh. Di ba kapatid kong babae, nanay pa, aning na babae sa pamilya. Pag alis kami lalaki, ligo, pihis, alis. Mga babae, nakaligo, nakapihis, ang tagal, pasarap niya sa labil. Kanya-kanyang hawak ng espong, ha? Ang linis ang tato. Kung ano-anong ginagawa, na-applyan na, apply ulit. Pagkatapos, mukha naman bangkay. Patigil ay ahahitin! Katapos sa itin, kukuha na itin mo natin sa kapitan! Anong kaibahan yan, bes?
tayo mare. Ikaw lang naihit at ang lagi mo kumare mo? Partner, ihit tayo partner. Pati ba sa siya, partner mo? Pagdating naman doon, ikaw lang nakaupo. Siya nakatayo. Nakita niyo ba kaming mga kalalaki at nagkayayaan umihit? Paring saan, ihit tayo pa rin. Pagkakaroon! Pagkakaroon, pati niya isa sa akin! Sheds. Nandun ako sa Cebu. Sabi nung leader doon, saan yung sheds mo? Sabi nung sheds, yung sinusuot dito. Sabi sheds. Ano ko yung sheds ko? Oakley. 28,000. Cash, cash, cash. Oh, tapos baba. Nagbaba ako. Nung sarap ng pintuan, dinup saan ko? Hinanap ko sila. Hindi ko makita. Okay, madilim na ka sheds. Takalit. Sabi na ikaw ba yan? Sabi ko, kayo naman yan? Paglapit ko doon, sabi na, ikaw ba yan? Parang di ka tumatanda. You look like 25. Ito ang sinabi nila. When in fact, I just turned 44 last June 15. I'm 44. Ba't kaya kaya age ko? Yeah? Kasi ate, oh. Yung makaniwala. 44 ako. Ikaw ate, ilang taon? 47. Yung tatlong taon lang. Parang nanay kita. Ano yung sagot ko daw? Ano yung sagot ko? Because I am a product of my own product. Yes! Mami, sabi ko sa inyo, let me get here. Meeting kami. Sabi ko, guys, I'm sorry, I cannot stay so long because I have important errands to do in Manila and I have to go later. Yes. Kapag sinasabi ko, binabasa ko yun. Tapos meeting, tapos sabi ko, guys, I'm sorry but I have to go now. They're okay, waiter, we go bill out. Dating ng game, 2-5, labas ng pera, 3-5. Sige, I have to go now. Oops, hindi sobra yan, okay lang. Sobra yan, labas mo, mag-share di ka, go na. It's just a small amount of money. Ganyan kapag may pera. Pag wala kang pera, naku, kahit sin ko ayaw mo mag-share. Upline, saan tayo kakain? Upline, saan tayo? Nakabuntot kay Upline. Bakit yung Upline lagi nagpapakain? Mapatay, gutom na downline. Kapag na ito ha, matapatin mo kayo ha. Huwag kayong umasa lagi sa Upline. Kahit hindi ka pa kumikita ng malaki, at least mag-share ka. What is 50 pesos? Sa maliit na bagay, hindi ka mapagkatiwalaan, paano kayo bibless ni Lord ng malaki? Huwag mong pahirapan Upline mo kasi nagdinegosyo rin yan. Hindi naman niya nagtatain ng pera para ipakain sa'yo. Sana kung pwede niya pakain. Diba? Daming ganyan. Upline, saan tayo kakain? Saan tayo upline? Paano mo siya magbabayad? Maka-order pa, grabe. Pa-order po yung shake, yung malamig. Mahinig pang shake pa, mama. Sobra yun. 2-5 lang yung bill. 3-5 iniwan mo. Okay lang yun. Baka magutom pa kayo. Bumili lang kayo. Mukha kayong patay. Gutom. Tapos nang paalis ako, habang naglalakad paalis, sabi ko, okay lang yun. Sumali kayo. Bumili yan. Ano yung ganun? Isip? You're investing time. Di ba, ma'am? Di ba? Ate, kuya? Di ba? You're investing time. Lalo pag umaten ka ng NDO, lalo pag tinatapos mo, you're investing time! Ha? Kaya ikaw, pag hindi ka naging successful, huwag kang maninisi! Kung minsan hindi mo tinatapos, tinatapos mo! Ano sasabihin mo kasi gabi na, sir? Talagang gabi tayo nag-umpin!
umpisa! Bakit pag-uwi mo araw pa sa inyo? Gagabihin! Huwag kang lumabas ng bahay, di ba gagabihin ka rin? Hindi naman tanong yan ginagabi. Ang tanong, araw-araw ginagabi ka. Kahit huwag kang lumabas ng bahay, gagabihin ka. Ang tanong, saan mo ba ini-spend yung time mo na ginagabi ka? Sa may kwentang bagay o sa walang kwentang bagay? Paglamay? Ano oras na umuwi? Madaling araw? Patay na yun! Magpupuyat ka! Pwede na umuunta ng araw, bakit gabi ka pumunta? Hindi naman alis yung patay doon, di ba nakahiga lang yun? Simple! It's how you think. You need to sacrifice, mga kapatid. Kung sa pagsasakripisyong yan hirap ka, paano pa ang pagyaman? Baka pagalitan ako ng nanay ko, tatay ko, stricto. Okay lang yan. Ang importante, matupad pangarap nyo. Yes. Bakit takot kang pagalitan? Sinasabit ka ba sa kisame pag pinapagalitan ka? Sigawan, sigawan ka, okay lang yun. Dito naman, naninigaw ka rin ah. Di ba? Pag sinabi mo walang yakang babae, power itay! Sabihin mo lang! Bakit pangarap yan? Samantalang sa ibang bagay, hindi nagagalit. Diba? Oh my God. Make sense? Yes! Hindi naman araw-araw ginagabi ka, hindi araw-araw napupuyat ka. Sabihin mo sa akin, yung totoo, sabihin mo! Oh, attitude of gratitude, marunong magpasalamat. Nandito, apply mo. Tignan mo, sabihin mo, salamat, apply. Ay, hugot. Alam niyo, tanda niyo ito, kapatid. Don't ever, ever rely on your apply. Huwag mong sanayin yan, kapatid. Negosyo mo to. Paano pag bukas na matay, apply mo, hindi ka mayayaman? Kaya nga mag-aral ka eh. Kaya nga humaten ka. Para pag nawala ang apply mo, kaya mong tumayong sa sarili mo. Hindi yung lagi nakarelay sa apply. Nakarelay lagi kay Sunny. Dapat sila may karapatan din magpahinga. Bakit? Nung nag-uumpisa sila, pinaghirapan nila. Dapat nagpapahinga din sila. Kayo naman, turn nyo. Titigan nyo yung mga downline nyo. Sige, mag-complain kayo. Hindi nyo mayayaman. Tandaan nyo to. Once nag-start kayo mag-complain, start ng downfall nyo yan. Don't ever, ever complain. Tumayo ka sa paa mo. Stand on your feet. Be strong. Build the world. Make it a better place. Ay, bisto. I'm telling you, kahit kayo, pag kayo umaman, kailangan magpahin mo lang kayo. Kasi sa ayaw at sa gusto nyo, mararating nyo yung narating nyo lang. Gusto nyo ba? Pag narating nyo yung narating nila, yung mga downline under sa'yo, mag-complain din sa'yo. Naniniwala ako sa loob reproduction kung ano tinanimuan nyo. Kaya huwag kang mag-realize sa upline. Okay? Yung nandyan sila, makikita mo presensya nila, magpasalamat ka na. Pero hindi lahat trabaho ng upline. Hindi lahat trabaho ng upline. Tanda nyo yan. Mga downline ko, sinasabihan ko yan. Kung ayaw nyo, lumipat kayo sa ibang grupo, hindi kayo kawalan sa akin.
Kaya ako nag-network, kaya ako ng payaman. Because I need to rest also. Yes. Yes, no? Kaya yung mga apply nyo, wala rito. Nandun sila sa ibang bansa. Dapat nga, tignan nyo, ma-inspire kayo doon. Nasabi-sabihin mo, balang araw ako rin gagawa noon. Hindi yung grabe mga apply ko, nandun na ng mga ano sila. Ako dito, nag-inirap. Trabahuin nyo kasi. Kaya sila nandun, tinrabaho nila yun. Kasi nangarap sila. Di mangarap ka rin. Pangarapin mo yung ginagawa nila na balang araw ganun ka rin. Huwag kang mag-resent. Alam niyo yung resentment? Grabe upline, di ko naka-include to. Si upline lang kumikita. Mga ganun. Umuwin ko, di ka rin kikita. Ama. Lumangarang ganyan. Sa downline ko, nare-resent ko yan. Di ko include, di kikita si upline. So what? Kung di mo include? Di ba? Bakit kikita ka rin ba pag hindi mo in-include? Hindi ka rin naman kikita eh. May sense? Yes! Yung ganyan eh. Oh, be positive. The quality of your thoughts determines the quality of your mind. Whatever your mind can conceive, your body can achieve. Paraton! Ano yung lagi mong iniisip? Sinusunod lang ng katawan mo yan. Huwag sumuko! Lumaban lang! Think positive! Huwag kang aayaw! Ready to report! Sorry sa mga sponsor ko yung mga yun. At nais kong batihin din, baka makalimutan ko, isang sponsor ko, St. Peter's, thank you sa make-up. Oh, yan. Gaano ba katatag ang AIM Global? Oh, alam niyo na yung balita? Our new product in Europe. E24/7. Oh. E24/7 in Europe. Abangan mo yan. Yung hindi nabubulok. Hindi nila lagyan ng toyo. See how big our company is? We're going strong at 11 years. Actually, technically, we're 12 years. We started September of 2005. So 12 years na tayo last September. Kaya lang 11 years kasi nag-grand launch kami March 18 of 2006. Tingnan nyo yung isa, ginaya din. Nag-grand launch sila March 18 din, 2017. Pati pangalan, igagaya na. AIM Global, ginambol lang. You're nothing but a second rate trying hard capital. Hindi ka nalang sumali doon sa ginagaya. Not the original! Meron ba silang ganyang kagwapo yung sani? Wala sila doon ganyan! Gusto nila pagwapuhan na lang eh! Doon mo makikita ang basura! Nabubulok at hindi nabubulok! Oh, believe in the products. See? Ang gaganda ng produkto natin. That's why you look at me. Your skin so soft. So smooth. Kita mo, papaya. Marami kasi na sponsor. How good are products? Actually, I'm using 2 C24, 2 Colidus, 2 Restore Life, and 2 Vitamax. Pagkagising na pagkagising. Hindi lang kasi pwede, tulog ka pa, hindi mo na natin. Sa tanghali, depende kung anong ulam, pag makolesterol, like bulalo, something like that, anong baboy. So I take up another 2 Colidus and 2 C24. Pag gulay, tigis lang. Sa gabi, before bedtime, dalawang C24, dalawang Colidus, dalawang Restore Life, dalawang Vitamax. Wow! Huh?
Ang dami nang sira. Ayan, may pera. Tanda niyo to. Prevention is better than cure. Mas mahal magkasakit. I-prevent mo na. Kakanina lang, kachat ko yung our long-lost cousin. Siguro nasa almost 30 years kami hindi nakita. Kanina, Bong, ikaw ba talaga yan? Yung pinipin yung mga pictures ko, ikaw ba talaga yan? Kasi na, tingnan mo ngayon. Ay, mama, parang mga may uod pensin ko lang yung ang layo talaga. Kahit siya mismo nagsabi, hindi ako makapaniwala. Sabi nga, kanina ka-chat ko, pagkagising ko pa lang, haba na yung mga chat. And then our cousin na Singapore, ngayon medyo, tawag dito, bulag isang mata, isang mahina. So we speak about the products, kaya sinare ko. Kaya sabi ko, kaya nagugulat ka because of those products. Kaya sinare ko. Tanong ang product ko natin. Yung iba sa inyo kasi hindi magamit. Ganda to, maganda to! Hindi naman ginagamit. Kapit niya, trigger naman. Face to close gate. Ano yung mga ganyan? Maganda ng mga produkto natin, kapatid. Actually, average ko nito, 6 per day. Hindi bababa yan. Because you know why? Uy, yes. sa dami natin kinakain, mamantika, we need to release those. So ito, ninanaklak ko. Eh, sa dami yan, overdose ka. Hindi overdose. All natural. Hindi yan synthetic. All natural. Overdose lang yan pag sinama mo na pati kahon. Perfect white. Perfect white. Dati, araw-araw, but right now, nag-reduce ako. At least, maximum ko, 2 tablets per week na lang to. Itong white light, dati almost every hour, nag-spray ako. Right now, I stop it. Sinatroma ako sa ama, spray ko. Hindi ko na malayan yung bike ko na minag-spray. Mayaw ko na. And then ito, my choco and liver, okay? Usually, ininom ko po yan, chilled, may yellow. You know why? Acidic ako, hindi pwede.